Beyond the Mark, yan ang title ng libro na isinulat ng singer na si Mark Bautista, kung saan inilahad niya ang kanyang buhay at ang kanyang pagkatao. Pinag-usapan ang inilabas kamakailan na libro ng singer na si Mark Bautista. Ang Beyond the Mark, kung saan buong tapang niyang isinulat at inamin ang kanyang mga karanasan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpaunlak si Mark ng isang TV interview. Eksklusibo, ibabahagi ang kanyang mga pinagdaanan. Meron lang disturbing part yung libro, especially when you were a kid. Oh yeah. Namuntik ka ng mamolestya ng pinsan mo. I read na you said something about labels na hindi ka Becky. Yeah, I love both sexes. Yeah, I'm bisexual. Yeah. Ang kwento ng pag-angat ng career ni Mark Bautista, katulad din ng marami sa ating mga singer, kung paano ang isang promdi mula Cagayan de Oro sumakay ng barko para sumali sa isang singing contest, ang Star for a Night. Bagamat hindi siya ang nagkampyon, kundi si Sara Jeronimo, pero yun na ang nagbukas ng pinto kay Mark Bautista sa showbiz. Naging bahagi ng mga musical variety show. Mahal lumaki utang ko sa inyo yan. Ang mga drama sa telebisyon. At nagkaroon ng big break sa London at sa Amerika para gampanan ang dating Presidente Ferdinand Marcos sa musical na Here Lies Love. Pagbalik niya ng Pilipinas, umugong ang balita tungkol sa inihahanda niyang autobiography. At ngayong bukas na libro na sa publiko ang kanyang buhay, kamusta na nga ba si Mark Bautista? Nitong Webes, nakapanayam ko siya. Una sa lahat, Mark, thank you ha na binigyan mo ako ng interview. Thank you po. It's my honor na ma-interview niyo po. Bakit ka sumulat ng libro? Anong objectives at motivations mo? Nag-decide ako na gawin to nung in-offer sa akin yung Seattle, Washington show na Here Lies Love. Doon ako nag-decide na parang okay, dito sa trabaho na to gusto ko na maging mas open ako sa castmates ko. And kasi naramdaman ko yan nung nag-London ako na ang dami ko pa ring walls. I think this is the perfect time na mas maging relax ako sa environment ko. My heart was just so passionate about freedom and feeling ko yung soul ko was screaming for a whole new nourishment. Tapos parang na-attract na ako sa kasama ko sa show. Nag-align lang siya talaga lahat. And doon ako nag-sign up, okay, sabi ko, kailangan bago ako babalik ng Pinas or if ever bibigyan na ulit ako ng trabaho, gusto ko na medyo buo na ako or relax na ako sa sarili ko. Nung dumating ako dito, Viva was offering me shows na parang drama, series. Sabi ko, wag muna, ayoko munang tumanggap ng trabaho hanggat alam mo yun na ilabas ko yung book. Kasi parang hindi pa rin ako komportable hanggat hindi ko nasabi sa tao na yeah, so was coming out your main motivation? I think telling people about my struggle and part na dun yung pag-come out. That time, sobrang naibuhos ko lang kung ano yung gusto kong sabihin, nararamdaman ng puso ko. So para palang clean slate ito for you after parang writing ganun, the book, no? Actually, feeling ko parang okay, panibagong. I'm in a fresh new state. Start. Fresh start. Mm-hmm. Yeah. And it feels good. I like it. Lang disturbing part yung libro, especially when you were a kid. Oh yeah. Namuntik ka ng mamolestya ng pinsan mo kasi gusto ko sana ipakwento sa iyo to Mark para magsilbing aral no para yeah, sa mga yeah. magulang, sa mga bata, especially marami pa rin kaso ng exactly. sexual abuse exactly. sa mga bata. I would consider it more of an assault. For the longest time, never ko yung pinag-usapan even sa family ko. Even sa mga kaibigan ko. May pressure. Naging aggressive yung distant relative ko. Distant cousin. Yeah, and exposed yung sarili niya sa akin. Parang pinipilit niya ako to do a sexual act. Okay. So, ganun yung nangyari. Pero natakasan ko yun. Pero ang daming tanong sa isip ko. But I think sa edad ko rin na yun, hindi pa ganun ka malalim yung pagkaintindi ko sa ganun bagay. So, parang kinalimutan ko lang siya. I think I was 7 or 6, somewhere around that age. Ano maipapayo mo, especially from someone who experienced yung ganun bagay? Pag nakakakita ako ng bata na naglalaro sa lansangan or alam kong parang napapabayaan ng parents or parang natutrauma ako, I don't know, na parang sabi ko, just be careful with the people that surrounds your kid. Kilalanin siguro yung mga taong
alam mo yun, pumapaligid sa mga anak nyo. Kasi minsan, it's beyond the parents' control or even the kids' control. So talagang nasa tao yan na dapat sana intindihin nyo na parang yung effect niyan sa bata. Sa palagay mo, Mark, it's a major thing for me. Yun ang nag-define ng buhay mo at kung ano ka ngayon? Yun ang effect noon, nung nangyari sa yung ganon? I would like to believe na hindi, pero I think major part siya sa nangyayari sa buhay ko. Kasi bata ako and sobrang innocent ng isip mo and may bahid na ganon as you grow up. I read na you said something about labels. Parang hindi ka Becky. I love both sexes, yeah. Bisexual, yeah. And sinabi ko naman sa book na parang if God will give me the right person para sa akin, I would gladly embrace that. And you want to have kids? I want to have kids. Mm-hmm. I want to have a family kung mabigyan ng pagkakataon. And di ba, ang sarap. Pasensya ka na ha, pero ngayon na naikwento mo ang tungkol sa buhay mo at tungkol sa mga nangyari sa'yo, yung mga karanasan mo, naikwento mo rin syempre, na i-share mo rin yung kwento ng ibang tao. Yeah. Paano kaya kung hindi naman okay yun sa kanila? What if they mind? And by sharing your story, you also inadvertently share their stories. Oh. And baka sabihan ka rin nila na you're selling or sharing your stories at their expense. May ganun. Okay. Paano kung may ganung concern yung ibang tao? First of all, wala akong dinetalye na sobra sa book. And I have to like tap on those experiences, my past experiences. Dahil those experiences made me who I am today. Kumusta feedback from people whose stories you've shared through your book? Nasusurprise pa rin ako sa ibang nagme-message sa akin, especially sa Instagram, na nung una kong sinulat yung book, hindi ko in-expect na ito yung magiging impact sa ibang tao. It's not my intention to out anyone. You have to respect each other's journey. And being silent can also be authentic. If you're silent, then there's nothing wrong with that. So I respect that. Sana respetuhin din ng mga tao. Ito yung nature ko eh. Mm-hmm. Gusto ko lang na hindi ako komportable pag masyado akong marami akong walls. So nakikita ko ngayon na parang ang dami palang tao na dumadaan sa same na story sa akin. So in one way or the other, baka nakatulong din ako sa kanila. Tell us about the Anderson Cooper incident. Yeah, I mean, naging instrumental din siya talaga. Talaga? Naging idolo ko siya for the longest time. Pero you said he's instrumental? Kaya yeah, kasi siya yung una, nung nag-meet na kami sa New York, shinare ko yung story sa office pa niya sa CNN na parang after niya ako tinour and all that. Sabi niya na talaga na parang mahirap yan, especially sa country natin na medyo conservative. Mm-hmm. And it takes time and hindi yun madali. Kailangan kong maramdaman kung if it's the right time and your heart tells you so. Or laki pala ng papel ni Anderson Cooper. Yeah, I think so. Sa nangyari sa'yo. Yeah, sabi ko nga parang ibigyan ko sana ng kopya kung ano. I don't know, sana makuha niya. What's in store for Mark Bautista? Kasi... diba? You've gone to the West but End? Yeah, I'm doing a US with Sarah Geronimo, April, May. And may gagawin ako sa Pagcore na parang series of shows. So for now, you muna. And pagbalik ko from the States, we'll see kung ano mangyayari. I want to go back to acting. Meron lang kaming, alam mo naman. Oh. May mga makabagbag damdamin silang hininga ng comments or messages for you. Sana ready ako dito. Hi Mark, welcome back to the Philippines. I'm happy you're gonna be, you've decided to stay again here. I'm very happy for you. I'm excited to see you again. And yeah, God bless you. Si Regine, malaking role ang binigay din niya sa buong career ko. Kaya naglana ako ng isang page na dun para sa kanya. Uh-huh. Very instrumental sa career ko. Kasi nag-inganyo ako na sumali ng Star for a Night dahil alam kong siya yung host. Hey Mark! Christian here. All my life, napapagkama lang tayo na ako si Mark Bautista, ikaw si Christian Bautista, everywhere we go. And I have been your friend and you have been my friend for more than a decade. I am proud of the work that you do and the book that you wrote as well. I am just thankful to be your friend as well and there will be more years of friendship pa to come. Si Christian, isa yun sa mga talagang masasabi kong totoong kaibigan. Nagtanong yan si Ian sa akin for a time, oh, may lalabas ka pala ng libro. I don't know, for some reason, hindi ko masasabi na parang,
It's a coming out book. Kaya feeling ko, sabi ko, nagulat kaya sila or ano, baka iwasan na nila ako or something. Pero isa sila, especially yung girlfriend niya kasama, nag-text sila, nag-message sila sa akin nung first day nung nag-release ng book, na parang nagbigay sila ng support. So dun, parang medyo, thank you. Kasi sila yung mga kaibigan na natatakot ka rin na baka, shucks, baka iwasan na ako nito or something, or baka, and they remained as my true friend. Surprise! Oh! Congratulations, man. May pianist ko sa CDO. Partner mo dito way back in the 90s here in Cagayan de Oro City. I still remember I told you na you'll go a long way. Yeah. Kasi nakikita ko yung passion mo sa singing. Again, I'd like to thank you for making me a very special part. Consider mo daw ako as one of your mentors. Looking forward to seeing you. Visit me. Kwento mo naman tungkol dun sa pianista mo. Habang nagigig kami sa isang piano bar, sa gitna lang ng tugtog niya, magsasalita lang siya na parang, Mark, sisigad ka, in Bisaya. Sobrang suporta niya sa akin. Pag may mga wedding siya, ako yung sinasama niya at ako yung pinapakanta niya. Totoo ba na 400 pesos nakikita mo dati? Meron pang 300 sa mga bar. So medyo, ganun naman talaga. Malaki na yun for me. So what's the most important lesson or lessons in life, Mark, na pwede mong i-share sa ating mga viewer? May song akong pinost na Row, Row, Row Your Boat. Mm-hmm. Kaya, row, row, row your boat, gently down the stream, slowly, enjoy every moment. Life is a continuous journey and a continuous learning experience. And just enjoy every moment and embrace every failures in life and trust your journey, trust God's process. And huwag masyadong dibdibin yung problema. Ganun. Kasi parang lahat ng to lilipas din eh. So you're in a good or a better place now, yeah, Mark? Yeah, I'm in a good place. Ngayon lang para akong goldfish na binili mo, tapos ilagay mo sa aquarium, na dapat i-submerge muna ng matagal. Pero nasa tubig na. Pero tomorrow, pwede mo nang pakawalan. Parang ganun. Talaga. Parang ganun. Ang profound nun. Kasi pag sinabi mong goldfish, and in an aquarium, yeah, everyone's not looking thinking about at you, the aquarium, diba? Or something na parang nasa loob pa rin. But yeah, pwedeng lahat ng tao pa rin nakatingin. It's a continuous journey. Marami pa rin struggles after this, and I'm just excited to face the unknown. Ang kantang True Colors, akmang akma sa ipinamamalas ngayon ni Mark Bautista. Thank you, Mark. Thank you. Thank you.